Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot ng 690,000 ang backlog ng driver's license ng Land Transportation Office o LTO. Inihayag ito ni Secretary Jaime Bautista sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa usapin ng katiwalian sa Department of Transportation o DOTR. Sa naturang pagdinig, iginiit ni Committee Chairman Senator Francis Tolentino na mula sa 234,000 na iniulat ng LTO noong Mayo, umakyat ito sa higit kalahating milyon. Ikinatwira naman ni Bautista na ginagawa na nila ng aksyon ang problema. Tinukoy din ng kalihim na nagka-problema sa supply ng plastic IDs kaya nadagdagan ang backlog. Pinaiimbestigahan na ng National Food Authority o NFA ang ulat na pamamahagi ng mahinang uri ng bigas bilang ayuda sa mga empleyado ng Department of Education o DepEd sa Nueva Ecija. Sa isang statement, sinabi ng NFA Region 3 na ipinasuri na nila ang bigas upang malaman ang katotohanan sa reklamo na poor quality at inedible rice ang ipinamigay bilang one-time rice assistance. Lumabas naman sa paunang pagsusuri na maganda ang kondisyon ng bigas taliwas sa reklamo ng mga nabigyan ng ayuda. Tiniyak din ng NFA na maganda naman ang kalidad ng kanilang bigas bagamat hindi ito maaaring ikumpara sa commercial rice na makikita at mabibili sa mga pamilihan. Nagdeklara ng insurgency-free ang bayan ng Chaong sa lalawigan ng Quezon. Ginawa ito sa isang seremonya na dinaluhan ng mga lokal na opisyal at kinatawan ng pulisya at militar sa Villa Escudero Plantation. Mula sa dating ground zero ng sagupaan sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at Nupipos Army o NPA, sinabi ni Mayor Vincent R.J. Mea na malinis na ang kanilang bayan. Umaasa naman ng lokal na pamahalaan na makakamit na nila ang inaasam na pag-unlad kasunod ng deklarasyon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.